Hey, what's up mga kabibol? So ang ating pag-uusapan ngayong araw ay kung magkano ba ang offer ng bilig kay Terdy Ravena at si Idol Calvin Abueva maglalaro rin ba sa Japan? Pero bago yan, shoutout muna tayo kina John David Gulapa at Yuan Quaizon. Maraming salamat sa suporta ninyo mga kabibol. So, official na maglalaro sa Japan B-League sa kupunan ng Neo Phoenix si Terdy Ravena as their Asian import ayon sa kanyang Instagram post. Pero magkano kaya ang sasahodin niya dito? Ayon po sa post ni Mr. Snow Badua, ang kontrata daw ni Terdy Ravena is $8,000 to $10,000 per month. So ipagpalagay natin na magandang performance niya sa B-League at ikinasa na ang $10,000 per month. So estimate natin is 500,000 pesos per month ang kikitain niya. Kumpara natin sa PBA, kung mapapadraft siya, ang sahod ng rookies kasi sa PBA is 150,000 per month. Max contract na yan ah. Ang laki ng agwat ng sahod niya sa Japan, di ba mga kabibal? Pero medyo maliit naman ang diferensya sa sahod ng mga all-star player dito sa PBA kaysa sa kontratang inaalok sa kanya. Ang mga star player kasi dito sa PBA, like sina Junmer Fajardo, ay mayroong max contract na 450,000 pesos per month. Well, panigurado naman na magiging all-star siya dito sa PBA. Hindi pa naman natin alam or sure kung magtatagal daw siya sa B-League. Pero ang sure ko is malaking tulong ito para sa kanya para ma-improve palalo yung playing style niya. At ayon naman sa IG story ni Idol Calvin Abueva, ay may nag-chat sa kanya o nag-DM na inalok din siya maglaro sa Japan B-League bilang isang Asian import. Pero hindi natin alam kung agent ba ito ng isa sa mga teams sa B-League. Well, hindi pa natin alam kung interesado ba talaga ang B-League sa kanya. At baka hindi siya hayaan or payagan ng PBA na maglaro sa Japan dahil nga suspend pa rin siya sa PBA. At kung gugustuin man niya maglaro sa Japan, ay baka may ban na ito sa PBA. Kasama nga sa post ni Mr. Snow Badua, ang target offer kay Calvin Abueva parang mapapunta siya sa B-League. Huwag kayong mabibigla mga kabibol ha. Ang offer sa kanya is $150,000 for 10 months with free board and lodging. Sinagad na nila ang pwede may offer kay Calvin Abueva. So talagang makikita mo na talagang in-acknowledge nila ang galing ni Idol Calvin Abueva sa basketball. Ang laking sahod din kaya yan kumpara dito sa PBA. At idagdag mo pa na wala siyang kinita sa PBA simula nung naban siya. So talagang pag-iisipan nito ni Idol Calvin Abueva. Pero dyan din natin makikita kung ang pipiliin niya ba ay ang comeback niya sa PBA or ang magandang future niya sa Japan. Well, sariling opinion ko lang yan mga kabibol ha. Kasi sa galing ba naman ni The Beast, talagang magagamit ito sa B-League at baka makabuhat pa ito ng team. At baka nga hindi nabitawan ito like Justin Brownlee ng Barangay Ginebra. Pero na lang kung mainitin pa rin ang ulo niya at mahilig pa ito sa gulo. Tanggapin man niya ang offer, magkakapaglaro pa rin naman siya sa ating national team. At may narurumor pa mga kabibol na may isa pang PBA player ang tinatry kunin ng Japan B-League para maging Asian import din. Siya ay walang iba kung hindi si Terrence Romeo. Pero hindi pa natin alam kung gaano ka-sure ito. Pero alam naman natin na magaling itong si Terrence Romeo. Kung kaya di na nakakabigla na offeran din siya ng Japan B-League. So yun lang mga kabibol. Tingin nyo ba ay tatanggapin ni Idol Calvin Abueva ang offer sa kanya ng Japan B-League? Please comment it down below. So once again, this is Unique Basketball and see you on our next video. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe mga kabibol ha, para lagi kayo updated sa mga videos namin. Peace!